Jana. Mantap na ako. Pagod na pagod pa ako. Kung makaupo na sa nag-iisang upuan natin. Eh kuya, pasensya ka na ha. Diyan sa nag-iisang upuan natin. Eh kasi, naibenda na natin lahat ng gamit dito sa bahay. Tapos yung natita ng pera naman, ipinamili namin mga outfit namin tsaka pinampaparlor din namin. Eh kasi naman ikaw eh. Eh kung hindi tayo nag-abala na magpaayos, eh di sana nakarating tayo sa opisina ng maaga-aga. Aba-aba-aba naman, Mami. Eh bakit? Sino ba ang may gustong magpa-parlor? Hindi ba ikaw? Teka nga, teka. Tama na, okay? Kasi nangyari na yan. Wala na tayong magagawa. Alam mo, tama ang sinasabi ng ano ko ni Carito. Alam mo, matulog na lang tayo at makakuha naman natin yung pere. Sabagay. Masasalat ko na rin ang limpak-limpak na salapi. Kumano mo. Baya talaga itong mga tiwin niyo? Inuwang bukas ang pinto? Pabor naman sa atin ito eh. Kung nandito sana si nanay, hindi magiging madumi ito. Sino yan? Ha? Meow! 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 Nagawa man nila, ate? Baka kung anong nangyari dun, ah. Dapat ako nalang kumuha, eh. Ang sabihin mo, dapat, hindi na lang kanuha. Yan na naman. Eh, paano kung picture siya ng nanay mo? Hindi mo ba kukunin? Wala naman kami picture nila, nanay. Sandali lang, ha? Dito lang kayo. Pupuntahan ko lang sila, Ate Emily. Pinakamalapit na vet, kaya ni Doc Sheila.